And welcome back again sa ating channel. Hello, confident people. It's me, Rizz Libiran. Did you miss me? Because I miss you guys. So, ayan na nga guys. Nagawa ko ng kulayan yung sarili ko. Ayun yung sariling sikap. Medyo mahirap. Pero nakaya naman guys. So ito na yung resulta ng pinlay natin. So papakita ko na sa inyo. This is the color of 9/1, which is very light ash blonde. So hindi ko talaga ma-achieve yung very light ash blonde since hindi naman bleach po yung hair ko. Ayan. So pointers lang sa magkukulay ng buhok. Kung gusto mo talaga ma-achieve yung kulay ng silver gray, gray, or ash blonde or light blonde, syempre kailangan yung buhok mo is bleach. What I mean bleach is yung white yung color ng buhok mo kasi yun lalabas talaga yung kulay na gusto mo. Since black naman yung buhok ko ngayon, ayan, ganito lang ang lumabas. Parang nagmukha siyang light brown sa akin. Ayan, light brown yung kulay. Ayan, kita nyo. Light brown yung lumabas sa akin dahil nga hindi ako bleach hair. Ganyan, sa mga gustong magkulay ng buhok, gayahin yung ginawa ko. May mga things to consider tayo, girls or boys or whatever or confident people. Ayan. First po to consider is kung may allergies ka ba sa mga ganito, yung mga with ammonia na pangkulay, please don't do it na kung alam nyo na meron kayong allergies regarding sa mga ammonia o mga pangkulay. Ngayon, kung bagong riband o bagong curl ang inyong buhok o bagong perm ang inyong buhok, please, pahingan nyo muna po yung buhok nyo. Huwag muna po kayong magkulay, huwag kayong magmadali dahil hayaan nyo munang maka-recover yung hair nyo from the chemicals or the damage na nagawa dun sa nakaraang hair treatment na pinagawa ninyo. And sa mga nagkulay ulit, tapos pinatungan nyo ulit ng bagong kulay, ayan, hindi nyo talaga ma-achieve yung kulay since nagkapatong-patong na yung kulay dyan sa buhok ninyo. Ayan, so ito very, parang medium brown nga yung lumabas, ayan. Yan, parang medium brown, hindi light brown na yan. Medium brown yung lumabas dahil nga hindi nga ako bleach hair, guys. Ayan. So, ayun guys. Dahil mainit, nagbukas ako ng electric fan. So, pasensya na kayo. Pero, eto talaga. Ayan. So, ang ginamit kong kulay again is 9/1, which is the light ash blonde. This is from Remote. Ang ginamit ko palang oxidizing solution. Or collage hydrox. Is 9% volume 30. So, yun. Ito yung ginamit ko, guys. And, sinunod ko lang naman kung ano sinabi dito. Step 1, yung apply apart. Nangyari, yung bruha. So, ayan, guys. Pinatay ko muna electric fan kasi naguguluhan talaga ako sa mundo ko. Ayan. So, ayan. Directions or for use, ayan. Before applying, put on gloves. So, nag-gloves lang ako. Isa lang available ko dyan. And apron, then mix the hair color and cream oxidant and in a non-metallic bowl. So napansin niyo, ginamit ko pong pang-mix o mixing bowl is talaga ng ice cream na maliit or anything na plastic, basta wag pong metallic kasi since yung ating solutions or yung ating mga gamot ay magre-react pag po metal ang ginamit natin. Please take note of that. Huwag kayong gagamit ng lanera, girls, ha. Magre-react yung mag-react yung ating gamot doon sa ating metal na lalagyan. So, the mixing proportion is generally 1:1. Ay, baliktad. 1:1. So, isang ganito ginamit ko sa isang ganito. So, yun lang. Huwag na kayong magdagdag pa. Huwag na magbawas. Dagdag-bawas. Basta, yun lang yun. Huwag na kayong mag-invento pa. Then, stir thoroughly until smooth consistency is obtained. So, ibig sabihin nun, mix nyo lang hanggang mag-combine yung mixture na dalawa na to. Yung pantay na yung pagkahalo, okay? And then, sa application naman, make sure lang guys na dry yung buhok natin at hindi basa para mas kumapit yung pangkulay. Ayan, first application sa virgin hair, standard partitioning is recommended. Apply part of the mixture to the mid-lengths and edges. Processing time is 20 minutes. Apply step 2, apply the remaining mixture to the roots.
processing time is 20 to 25 minutes. So, ganito. Ayan. So, yun nga, yung una, kukulayan mo siya. Ako, hindi ko siya agad nilagay dito sa roots. So, pansin nyo, dito ko siya nilagay agad sa bandang dulo. Kasi ito yung part na medyo dark talaga to. Kasi, nakulayan na to, na hair treatment na to dahil dark brown tayo buhok. So, ayan. Tapos, after nun, di ba, syempre, humaba na yung buhok natin. Ito na yung virgin hair natin. Kasi mostly, yun yung nagiging parang over exposed no sa kulay o na-overtreat kasi nga, virgin hair sila, madali silang kapitan ng kulay, madaling mag-develop sa kanila yung kulay. Unlike nung mga dati nang may kulay, medyo natatagalan yung development no product. Ngayon, ginawa ko lang naman kung ano yung nakalagay dito. And that's it. Anyway lang po ako, wala akong masyadong gamit sa bahay dahil nga ako nga lang ang gumawa. So, yung gloves ko, isa lang. Tapos, yung suklay ko, take note, huwag kayong gagamit ng metal na suklay. So, ayun guys, this is not the first time na ginamit ko si Burr Mode. Actually, ito nga yung favorite na pangkulay ko ngayon kasi gusto ko siya dahil yung mga gustong kulay ko na merong shade sila ay na-achieve naman dun sa aking buhok. So, meron tayo dun sa aking balayage na video. Ito yung ginamit ko na product dun, guys. Yung silver gray. Ito yung product na yun. And siya nga pala, in addition to that, guys, gumamit ako nitong, ayan, Colisi Hair Care Expert. At ang kanyang pangalan ay Keratin Moisture Hair Treatment in Milk. Ayan, milk siya. So, nakalagay dito yung manufacturing date niya, which is 3-20-19 and 3-20-22. Ayan. So, ito po, nakita nyo. Ayan. So, sinunod ko lang po kung ano nasa directions niya. Bali po, binalawang ko po yung buhok ko after ko na ma-achieve yung oras nito na 20 to 25 minutes. So, nag-25 minutes po ako minax ko. Then, after that, nagbanlaw po ako, gumamit po ako ng shampoo. Pinakita ko rin po dyan sa ating video kung anong shampoo ginamit ko, which is yung Palmolive Violet. Then afterwards po noon, binalawan ko po yung buhok ko. Ayan, basa po. And then, in-apply ko itong si Colisi Keratin Moisture Hair Treatment. Ayan. Ang sabi niya dito, rebuilds hair from dryness, brilliant shine, healthy, smooth, and manageable, a precise result that you can experience from our Colisi Keratin Hair Fashion Award winning product. Ayan. So, made in, this product is imported and distributed by Suri Trading Corporation, La Vezara Street, San Nicolas, Manila. This product is made in China. So, nandito naman yung mga directions niya. So, sabi dito, this is for professional use. Light, smooth, on health, care experience is the result of precision. Ano daw? Hindi ko intindihan. Ayan. Description. Contains the essence of the milk, pantothenic acid, and vitamins with 18 kinds of vital amino acids to repair damage and prevent hair fall. Ooh! Pwede pala sa akin to. As a result, hair is strengthened, elastic, and naturally healthy from the inside and out. Para mga confident people ko, confident inside and out, diba? So, ayan na nga, segway lang, diba? So, after nung pag-color ko, ito, ginamit ko na nga siya. And, ang bango niya, guys. Ang higatas talaga siya. And, alam niyo kung magkano to? 1,000 ml, sabihin, 1 liter. In 1 liter, alam niyo kung magkano? 95 pesos lang bili ko rito. And ang lambot sa buhok ko. Gustong gusto ko siya. Kasi amoy gata siya. Yung alam, di ba syempre, pag nagkulay ka ng buhok, for sure, amoy chemical siya na pangkulay. Ano pa man yung gamitin yung pangkulay, for sure, mag-aamoy talaga yon. Since ginamit ko itong keratin milk na to na Colisi, amoy milk talaga siya. And alam niyo, nasa pouch siya. Ayan, 95 pesos lang po. Okay. And the price of this, ayan, flash ko na lang sa screen kung magkano sila. Pasok mga suki. Ayan. Okay. So, ayan lang guys. Share ko lang sa inyo kung paano ko kinulayan yung buhok ko and paano ko nag-hair treatment sa aking buhok since nga ilang
Dumaan na nga ang quarantine days, so medyo matagal talaga bago ko nagawa to and bago ko nakalabas para bumili. And guys, nung bumili ko nito, naka-face mask ako ha, and nag-social distancing din tayo, kaya sumunod na lang po tayo sa ating protocol ngayong panahon na to. And yun lang guys, salamat sa pagsama sa akin. And sa nagpaplanong magkulay ng buhok, ayan, make sure lang na observe din nyo kung inyong sarili. And tignan nyo rin kung sa tingin nyo ay okay o kaya nyong gawin to sa sarili ninyo. Ayan, disclaimer lang ha. And kung hindi nyo talaga kaya, pwede kayo maghingi ng opinion dun sa ating o humingi ng tulong sa ating mga professional hair care experts dyan. Again, hindi po ako expert ha. This is my DIY at home hair color and treatment at the same time. So, ayun lang po. Salamat po sa panonood. Don't forget to like, comment, and share sa aking channel. And syempre, subscribe. Ayan, so pag-subscribe nyo, please hit the bell button para every time na meron tayong video, you'll be notified. And thank you once again and see you to the next video. Bye! Love you all!